Bilang isang OFW, kung magbala kayong mag-abroad or nandito na kayo sa abroad or nandyan pa kayo sa Pilipinas, may tips ako sa inyo, paano ninyo malalabanan yung mga ugali ng mga amo ninyo. Kasi ito yun guys, mostly kasi sa mga amo guys, ipag ano talaga nila na amo talaga sila, hindi talaga sila makikilevel sa atin. Hindi, may mga amo talaga na ang taas ng tingin nila sa sarili nila. So ibig sabihin yan, hindi lahat ng amo makipag-usap sa mga katulong nila, sa mga helper nila, kasi ang liit lang ng tingin nila sa mga katulong nila. So paano natin yan malalabanan guys? Una guys, huwag nating ilagay yung sarili natin sa pinakamababa na level. So meaning yan, ibig kong sabihin, huwag nating hayaan na ang mga amo natin minamaliit nila tayo, ang liit-liit ng tingin nila sa atin. So just like na lang sa akin is nando naman sa CV ko, alam naman nila yung background ko. Mostly kasi dito guys sa Hong Kong is maraming mga amo na mapang-api ng mga katulong. Ang liit-liit lang talaga ng tingin nila sa kanilang mga katulong. Never nga nilang kausapin, just like usap tayo ng parang normal lang yung ganyan, kasi katulong ka lang, hindi tayo pwedeng mag-usap nung ganyan. Ang taas ng tingin sa sarili nila, manglockdown talaga sila ng mga katulong. So paano ba yan malalabanan natin guys? So tips ko yan sa iyo. Number one, mapagmatsyag ka muna sa amo mo. Kung si amo ay hindi mahilig makipag-usap sa iyo, tumahimik ka na lang muna. Kung bago ka pa lang sa bahay nila, kung kakarating mo pa lang or bagong salta ka pa lang sa bahay nila, mapagmatsyag ka muna sa kanila, si lalaki at saka si babae. Tingnan mo muna kung pwede ba silang kausapin or pwede ba silang makipag-usap sa iyo. Ganyan ang ginawa ko dito guys. Pagdating ko pa lang dito is napagmatsyag talaga ako sa kanila kung okay lang ba yung mga ugali nila, kasi naririnig ko, hindi pa ako nakapunta ng abroad, hindi pa ako nakapunta ng Hong Kong, kasi first time akong nag-abroad, never talaga akong nagtrabaho since, so first time ko talagang nag-abroad dito. So minamatsyagan ko muna kung okay lang ba yung ugali nila ni amo at saka ni ano sa mag-asawa, kung okay lang ba, kasi sabi ng ano, sa hindi pa ako nakarating dito is may mga struggle talaga, kasi naririnig ko yung kung hindi yung ano, hindi yun ang kontrabida sa buhay natin, sa pagkatrabaho natin dito, yung lolo or ang lola, both side, grandma. Kasi ang tawag dito guys sa ano, tawag dito sa mga magulang ng mga lalaki is grandma at saka grandpa. At saka magulang ng mga babae, ang tawag ng mga anak nila is yeye at saka popo. So ayun, sa naririnig ko is kailangan pag nandito na kayo, sila talaga yung mga kontrabida sa buhay natin. Kung hindi man yan ang amo natin, sila talaga ang struggle sa ano, sa pagtatrabaho natin. Hindi ka ma-stress sa trabaho mo, na-stress ka sa mga marites nang yan, sa mga marites parites ng mga parents na yan. So buti na lang guys, mababait yung both side ng parents ng mga amo ko. So ayun, bago ko sila na nakipag-usap sa kanila is nagmamatsyag muna ako kung mababait ba talaga sila. So alam din nila yung background ko sa Pinas, na anong work ko dati bago ako nagpunta dito. So ayun, it depends pala yun guys. Iwan ko lang ha, siguro natatakot din sila sa akin kasi yung background ko nandun, kasi is totoo naman lahat yun. I was working from the security department, so matagal-tagal ako sa security department, it's almost 11 years. So ang dami ko na achieve sa security. Marunong ako mag-firing, marunong akong mag ano tawag niyan, taekwondo, pero basic lang yan. Parang natakot ata sila. Kaya yun, pero mabait talaga sila. Mabait naman pala talaga sila. So ang tips ko lang sa inyo guys,
pag makipag-usap sa inyo yung mga amo ninyo, makipag-usap din kayo. So, first tip ko lang sa inyo, kapag makipag-usap tayo sa mga amo natin, eye-to-eye contact. Kung magsalita sila, eye-to-eye contact, tapos makinig ka lang. Ayun. So, ngayon, si babae talaga is, ano talaga, makipag-usap talaga siya sa akin. Parang na-feel ko na kapatid na din niya ako, kasi wala siyang kapatid na babae. Tatlo silang ano, magkapatid. Siya yung panganay, wala siyang kapatid na babae. So, feel niya atin, ano talaga siya sa akin, na feel talaga niya, na tinuring talaga niya ako, parang kapatid, kasi gusto niya na may kapatid siya na babae. So, ayun, I'm so blessed, guys, kasi nakapunta ako sa mga amo na mababait, have a good heart. Hindi naman lahat dito na nagpunta sa abroad is blessed. Blessed lang talaga ako kasi napunta ako sa mga amo na parihas nila. Tinuturing ako nila na kapamilya nila. So, yun ang mga tips natin, guys. Mapagmatsyag muna tayo kung makipag-usap ba sa atin yung mga amo natin. Pero, unang-una, huwag kayong matakot makipag-usap sa anyo, sa mga amo nyo. Makipag-open up kayo minsan. Hindi naman yun makipag-open up tayo lahat na lahat ipagsabi natin sa kanila lahat na mga problema. You just start a joke. Nakuha ko talaga yung ano, templada nila. Ikikwento ko yung mga moments na makapagpangiti sa kanila, yung ganyan, yung previous work ko, what about that one, something like that. So, parang nakuha ko yun, yung mga kiliti nila. So, yun ang tips nyo, guys. Kunin mo yung mga kiliti nila kung saan tayo lulugar. Kasi, sa kalaunan, makukuha din natin ang kalooban nila. So, day by day, gumaan yung loob nila sa atin. Ang dami kasi dito, guys, na mga friend ko, never talaga silang kinausap ng mga amo nila. Feeling ko, hindi naman siguro masama o gali. Ang taas lang talaga ng standard siguro nila. Hindi sila makipag-usap sa mga katulong nila. Pero, hindi naman yata yun mabuti na hindi sila makipag-usap sa atin. Paano yun? Makipag-usap lang pag may utos, yung mga ganyan. So, choice na nila yun kung hindi sila makipag-usap. Pero, isang tips din yun na kung mag-start na silang makipag-usap sa inyo, kunin nyo muna yung kiliti nila. It's just like, you talk some news na makipag-ano sa kanila, makapagpangiti sa kanila, di ba? Tapos yung magkwento-kwento kayo. Ayun, yun, doon nagsimula. Doon nag-start yung closeness namin ng mga amo ko. So, ayun, mahigit na ako 4 years dito. Ang bait talaga ng mga amo ko. So, I'm so blessed. I thank God na napunta ako sa mga mababait na amo at may mga puso na parang Pinoy lang din. Ang dami ko ng bless, i-share ko din sa inyo, ang dami ko ng bless na natanggap galing sa kanila. Kasi pagkatapos ko ng 1 year contract sa kanila, nagbigay sila sa akin ng bonus, 2,000 Hong Kong dollar pagkatapos kong natapos yung first contract ko. So, hindi ako nakauwi kasi may pandemic nga, dumating si virus, hindi ako nakauwi. Nagbigay din sila ng bonus sa akin, 3,000 HKD nung December, pagka-December. Natapos ako ng one year contract February. Pagdating nung December, natapos ako 2021 eh. 2021 December, 2021 December, binigyan ulit ako niya ng 3,000 HKD bonus ko kasi hindi nga ako nakauwi. Tapos binigyan ako nila ng ano, ang yung ano ko, sick, anong tawag noon, yung leave ko at saka yung plane ticket ko binigay nila sa akin. Yun, kinonvert nila ng cash, no. Tapos nag-renew ako sa kanila, binigyan ulit nila ako ng 2,000 HKD again. So ang bait nila, 'di ba? Nakakataba ng puso na hindi mo ini-expect sa kanila na ganun pala sila. Pero nakita naman siguro nila kung gaano ako nagtrabaho sa kanila, gaano ko kinikare yung mga anak nila, kasi dalawa yung alaga ko. Nakikita naman sila kasi ang mga, alam nyo, ang mga bahay dito, guys, may mga mata,
sa living room, sa kwarto nila, meron yan. Kasi nakikita talaga nila yan, minumonitor nila yan, kung anong ginagawa natin. So, sipag lang talaga at tiyaga, guys. Tips ko yan sa inyo, sipag lang at talaga, tiyaga talaga. Para at the end of the day, may ano tayo, may reward tayo galing sa kanila. Hindi man tayo mag-expect ng kung ano galing sa kanila, at least meron silang pahalaga sa inyo, sa atin, di ba? So sa nagbalak pa lang dito, magpakabait lang kayo sa mga amo natin. Makikita din nila yun, yung mga kabaitan na ginagawa natin sa kanila. So ayun, dati guys, ang ano ko, parang ang blessed ko sa kanila kasi hindi ako nagluluto sa kanila. Yung mama ng amo kong babae ang nagluluto. Mga more than a year siguro nagluluto ako, kasi pagdating ko dito, 3 months pa yung alaga ko, ang liit-liit pa. Tapos yung nagluluto, yung mama nila, kasi ang nag-aalaga ng panganay ng anak ni amo is ang lola, yung nanay ng mama. Tapos hindi ako nagluluto, yung lula ang nagluluto. So ang bless ko kasi hindi agad ako tinuruan na magluto ka ng ganyan. Sa bata lang talaga ako nag-focus at naglilinis sa bahay. Yun lang talaga. Bago lang ako tinuruan nila na magluto, na malaki na yung bata, nag 2 years old na. So hindi talaga ako pressure sa trabaho, parang relax lang. So ayun, tips ko lang yan sa inyo guys. Kunin mo nyo muna yung mga kiliti sa mga amo ninyo para itinuturing tayo sa kanila na parang kapamilya lang din. Huwag kayong mahiya. Hindi naman yun magagalit sila. Makipag-usap lang kayo, mag-share lang kayo. Kung makipag-usap sa inyo, dyan kayo, doon kayo umintro. Doon kayo mag-ano. Kunin nyo muna na yung pag nagsalita na yan si amo, doon kayo umintro para humahaba na yung usapan. Yun ang tips ko sa inyo. Kasi yun ang ginawa ko dati. Naiilang kasi tayo kasi amo yung ganyan. Pero hindi pala. Nag-antay lang din pala sila sa atin na makipag-usap tayo sa kanila, di ba? So yun ang tips ko sa inyo. Bilang OFW guys, huwag kayong mahiya. Makipag-usap kayo. Kung makipag-usap ninyo si amo is huwag kayong mahiya. At first tip yun sa inyo, mag-eye to eye contact kayo. Tos, makinig kayo ng mabuti, kasi naano ko talaga sa kanila na first impression last. Kasi pag first dating ko dito is tinuruan ako paano maglinis ng toilet. Syempre alam yun, nag-training ako eh. Kahit hindi pa ako nag-training, alam ko yun paano yun mag-training ng So ngayon binabalik-balikan niya na first time kong pumunta dito, diretso akong naglinis sa toilet nila. Tapos ang linis-linis daw yung ganyan. Hindi siya nakapag-expect na nagawa ko yun. So diba? So doon sila na-impress. Naniwala talaga ako sa salita na first impression last. Doon siya nagbabase na kakarating ko lang, ang pagod ko kaya nung araw na yun, kakarating ko yan, nagawa ko yung linisin yung toilet nila. So ayun guys, yun ang mga tips ko sa inyo. Makipag-usap kayo, huwag kayong maiya. Darating din ang araw, makuha niyo yung kalooban nila. So makipag-usap na yan sa atin, mag-share na din yan sa inyo, tulad na din ang amo ko. So to this videos guys, sana makakuha kayo ng aral. Sana makakuha kayo ng aral na sa lahat ng OFW na nandito at sa paparating pa lang. To this videos was end. Sa hindi pa pala naka-subscribe ng YouTube channel ko, Sisi TV, don't forget to hit the notification bell para palagi kayong updated sa mga videos ko. Thank you for watching!